Guys, magandang araw po sa ating lahat. Mga Kabongski, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFW na nasa abroad. Andito na naman po tayo para magbigay ng update sa kaso ni Bong. Kapon nga po ay natuloy na yung kanyang pang-apat na hearing. Ayun na ipresenta si Dennis bilang isang witness niya. Nakapagtataka yung ganun. Bakit yung nag-isampa ay magiging witness pa rin pala? Hindi natin alam yan guys. Huwag natin pag-usapan yan. Yun lang po mga kaganapan. Walang ibang pagbabago. Hindi rin nagpa-interview si Dennis. Pero ang kagandahan guys, kahapon din sa pizza November 7 ng 2022 ngayong taon is yun din ang final na pagbibigay ng Court of Appeals sa ng sentensya kung kakatigan ba o ipapasura yung motion for dismiss ng grupo nila Cedric Lee para doon sa kasong illegal detention, serious illegal detention. Ayun, umayon din kay Bong yung ng CA ng Court of Appeals do kasi inapila nila Cedric. So mga ayon din kay Bong, si Bong ay kinatigan, so tuloy ang kaso. Kung matatandaan niyo po, nakakulong na po sila, pero ang kaso po kasi is bailable. Kaya po sila po ay nasa laya, pang samantalang kalayaan po 'yan. Ito po panoorin niyo po, ito po dito ko po nakita to sa Google yung balita ng Inquirer. Yung regarding dun sa denied ng motion for dismiss ng case na illegal detention ng grupo nila Cedric Lee, Dennis Cuneo et al. Panoorin po natin guys. Itinuloy kanina ang pagdinig sa petisyon ng aktor na si Bong Navarro para makapagpiyansa sa Taguig Regional Trial Court Branch 69. Dumalo sa pagdinig si Dennis Cuneo bilang pang-apat na witness na prosecution. Gayunman, hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Howard Calleja, dadalo pa si Cuneo sa huling pagdinig sa Huwebes, November 10. Pagkatapos ito ay hihintayin na lamang kung ang desisyon o ang desisyon ng korte sa petisyon ni Navarro. Ayan nga po guys, wait na lang po tayo sa result sa November 10 sa Huwebes. Doon po magbibigay ng ang Court of Appeals ng katul kung papayagan bang makapag-bail or hindi si Bong Navarro. Wait na lang po natin guys. Tuloy ang laban mga Kabongski. Ayan o, November 7, 2022. Court of Appeals binasura para i-dismiss ang kaso ni Bong na isinampalaban kay Cedric Lee. Ito guys ang storya. The Court of Appeals has denied the appeal of businessman Cedric Lee to dismiss the serious illegal detention for ransom case filed against him and six others by actor television host Bong Navarro and a two-page decision written by Chief Justice Angeline Mary Kimpo. Napakaganda nito guys. Pabor kay Bong. Kasi pwedeng makipag-arreglo na lang sila kay Bong. Para i-dismiss na din yung serious illegal detention nila. I-atas na rin ni Denise yung kaso nila laban kay Bong. Pero kung gusto nila mag-ubusan ng pera, tuloy nila yung kaso. Pero lugi si Bong yan kung hindi siya makapag-piyansa. Kung hindi siya payagang makalabas dahil tuloy ang kaso si Bong habang si Bong ay nakakulong. Ngayon, kung si Bong ay hindi payagang magpiyansa, posibleng si Bong ang makipag-ariglo sa kanila. Kasi sila din pansamantalang kalayaan nila yan pag nasentensyahan yan. Kulong din ang mga yan. So, malaking possibility ng ariglohan dito.